aalamin naman ng Department of Energy ang naging dahilan ng pinakahuling mga blackout na nakaapekto sa ilang mga lugar sa Luzon Island. Sinabi ng Department of Energy, sa pamamagitan ng kanilang kalihim na si Secretary Rafael Lutilla sa isang statement, na inaalam ng Department of Energy ang dahilan ng forced outages kahapon ng umaga, na tila ito ay wala namang problema sa fuel supply pero nag-brown out sa maraming bahagi ng Luzon kahapon ng umaga. Ilang team mula sa Department of Energy ang magsasagawa ng tinatawag nilang physical check-up o physical spot checks at validation sa kondisyon ng transmission lines sa mga apektadong power plants. Naganap ang brownout matapos ang National Grid Corporation of the Philippines ay naglagay sa Luzon sa ilalim ng red alert mula alauna hanggang alas 6 ng hapon at yellow alert interval simula 10 a.m. hanggang 1 p.m. at 5 to 9 p.m. Ayon sa Department of Energy, ang yellow alert ay ginawa sa mga grid kapag ang reserves ay bumagsak ng below ideal level. Samantalang ang red alert ay nangangahulugan na may severe power deficiency na pwedeng pagmulan ng rotating power interruption. Sinabi ng Department of Energy na ipinalam sa kanila ng Meralco na sila ay nakapagbigyan ng advice o nabigyan sila ng advice sa interruptible load program participants ng possible manual load dropping o pagkakaroon ng pagputol ng serbisyo ng kuryente. Ang mga ILP participants may then run their facilities o pwedeng gumamit ng kanilang sariling generator para babawasan ang consumption ng grid at na makapagsilbi pa sa ilang mga customers, sabi pa ng Department of Energy. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ng Department of Energy kung anong pinagmulan ng mga outages na inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Matatandaan sa nakalipas na mga taon, nagkakaroon din ng malawakan at matagal na blackout sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na ang nagbibigay ng dahilan ay ang National Grid Corporation of the Philippines o ang may hawak ng linya, pambansang linya ng kuryente sa buong bansa. At marami sa mga brownout na ito ay hindi natutukoy ng Department of Energy ang totoong dahilan. Ang National Grid Corporation of the Philippines ay pinatatakbo ng technicians mula naman sa ibang bansa, partikular ang China, kung saan isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno ng China ang investor o nakabili sa malaking bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines nang ito ay na-privatize sa panahon ng dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, sa ilan pa nating mga balita, mas marami pang mga defense assets na binili ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa Israel ang paparating sa bansa sa mga hinaharap na panahon. Ito naman ang sinabi ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flash, kahapon sa sidelines ng anti-drone seminar na ginawa ng Israeli government. Sinabi ng ambassador sa mga mamamahayag ng military sound system, ganoon din ang fast boats, ay idinideliver at darating na sa Pilipinas. Mas marami pang darating bilang bahagi ng mas malaking kontrata sa pagitan ng dalawang bansa. Itinuturing daw itong isang breakthrough development dahil ang Pilipinas ay nagluwag na ng border sa harap naman ng COVID-19 pandemic. Sabi pa ng ambassador, maraming proyekto na napospone dahil sa restrictions ay mabilis na ngayong ginagawa. At inaasahan daw nila na ilan sa kanilang mga sistemang madideliver na sa mga susunod na araw. Inaasahan din raw nila na may madaragdag pang mga kontrata na pagbili ng Pilipinas ng gamit pang depensa o gamit pandigma mula naman sa Israel. Samantala, nagsagawa din ng Israeli authorities ng mga pagtuturo sa isang seminar sa Pilipinas kaugnay ng laban naman sa mga drone strikes. Binanggit ng mga Israeli defense experts ang developing technologies laban sa defense system ng isang bansa.
Ibinahagi ng Israeli government ang kanilang best practices in terms of protecting its assets sa mga opisyal ng pamahalang Pilipinas kahapon sa isang ginawang anti-drone seminar na ang naging facilitator ng Israeli government. Kasama rito ang Israeli Ministry of Defense Deputy Regional Director for East Asia na si Noam Haibi at ang Defense Attaché. Ginanap ang conference sa Enderan College at nagparticipate ang ilang miyembro ng State Forces kasama ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Sinabi ni Ambassador Flas sa mga reporter na ito ang isang maitutunan na First Major Defense Seminar na ginawa ng Israeli Defense Attaché sa Pilipinas na nagpapatunay sa close cooperation sa pagitan ng Israel at ng Pilipinas. Sabi pa ng Israel, ang Pilipinas ang isa sa kanilang mga priority countries na bentahan at turuan ng kanilang drone technology system. Ang seminar ay kaugnay sa proteksyon na pwedeng makuha ng Pilipinas sa Israel laban sa drone strikes. Nasa kasalukuyan, ayon sa mga Israeli experts, ito ang pinakamatinding banta, very developed at bago. At nagbabago araw-araw ang panganib dala naman ng drone strikes. Kaya dapat daw lahat ng organization sa Pilipinas na mayroong assets ay may pagtanggol laban sa mga drone strikes. Sa kahilingan na rin ng Philippine institutions, partikular ng Armed Forces of the Philippines, ang Israeli Defense Ministry ay magbibigay ng solution according sa pangangailangan ng Pilipinas. Kasama sa itutulong daw ng Pilipinas sa depensa seguridad ay ang pagbibigay ng kaalaman laban sa drone strikes. Ang Israel ay isa sa may tuturing na mahusay ang mga defense system. Mismong ang pamahalaan ng Israel bumili kamakailan ng 7 state-owned private companies na magkakaroon ng sariling depensa laban sa drone strikes. Sabi ng mga Philippine defense experts, malaki ang maitutulong ng Israel para sa seguridad ng Pilipinas. Sa harap naman ng iba't ibang mga banta sa seguridad ng ating bansa. Samantalang Embassy of Japan naman sa Pilipinas ay nagbabala sa mga naghahangad na magkaroon ng trabaho at scholarship sa Japan na marami raw scammers na nagpapanggap na kinatawa ng Japanese government. Sa statement ay nilabas kahapon, sinabi ng Japanese Embassy ang mga statement na the Embassy of Japan in the Philippines would like to remind those interested to work and or study in Japan to be always vigilant against organizations that give misleading information regarding work and scholarship opportunities. Napaulat na may isang third-party organization ang gumagamit ng mga images o mga larawan ng isang pagtitipon na hosted ng Japanese Embassy. Pero niliwanag ng Japanese Embassy ang nasabing larawan ay pinick-up lamang o kinopya sa official Facebook page ng Embassy at wala silang kinalaman at hindi official ang nasabing organization para makapagbigay ng trabaho o scholarship sa Japan. Nanawagan ang Embassy ng Japan sa publiko na mag-ingat para hindi mabiktima ng fraudulent transaction at mga scammer na nagpapanggap na sila ang Embassy ng Japan. Kinokondi raw nila ang ganitong mga uri ng aksyon at hindi nila tinotolerate ang ganitong mga hakbang kaya't nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Pilipinas para mahuli ang ganitong uri ng mga scammer.